What's up sa inyo mga boss? Woo! Yung pag-uusapan natin ngayon, yung qualification pagdating sa applyan sa trabaho. Pansin nyo ba dito sa atin, dito sa Pinas, ang taas ng qualification kapag nag-apply ka ng trabaho, di ba? Ang taas ng standard nila, pero napagkababa naman ang sahod. Dito lang sa Pinas yan. Pansin nyo kapag nag-apply ka ng trabaho, meron silang qualification. Nerf ako banggitin yung ganun sa klase ng salita, no? Parang nabubulol eh, no? Pansin nyo ba na ano, ang taas ng standard nila. Kapag nag-apply ka, meron silang height. Di ba? Rules na sinusunod. Kapag panda ka, putang, congrats sa'yo. Hindi ka makakapasok sa kumpanya ang ina-applyan mo. Ngayon naman, kapag matangkad ka naman, pasado ka. Di ba? Dadaanin ka naman sa educational background. Babagsak ka pa rin doon. Ito pa isang malupit eh. Yung fresh graduate ka pa lang, siyempre, pag fresh graduate ka, maghanap ka ng trabaho, di ba? Mag-apply ka. Ngayon, kapag nag-apply ka sa isang kumpanya, ang higpit, di ba? Kapag nag-apply ka sa isang kumpanya, kapag bagong graduate ka pa lang, pansin nyo ba? Pag nabasa yung resume mo, sasabihin lang sa'yo. Tawag ako yung resume, no? Sasabihin lang sa'yo yan. Sir, kailangan po namin dito sa kumpanya namin yung ano, may experience na. Putangina na. Kaya ka nga nag-a-apply ng trabaho eh, para magkaroon ng experience. Paano ka magkakaroon ng experience kung sa bawat kumpanya ang ina-applyan mo na hindi ka nila tinatanggap? Di ba? Sige nga, ipaliwanag nyo nga. Natural, fresh graduate yan, nag-ahanap ng trabaho, nag-a-applyan sa inyo para magkaroon ng trabaho, para kumita ng pera, para magkaroon ng experience. Ngayon, sasabihin nyo, kailangan namin ng ano, may experience. So, paano makapagtrabaho yung mga fresh grad pala kung hindi nyo tatanggapin? Eh, hindi naman magnanakaw yung mga yan eh, magtatrabaho yung mga yan eh. Di ba? Dito talaga sa Pinas nangyayari yan. Sabi nyo, ang taas ng qualification pagdating sa trabaho. Pagpanta ka, hindi ka qualified makapasok. Kailangan graduate ka. Kailangan may experience ka. Kailangan fit to work. Okay naman yun, di ba? Kaso lang parang iisipin nyo ba na parang ang higpit naman yata pagdating sa ganyang ano, qualification. Ito na lang isipin nyo, ano ha? Isipin nyo na lang. Ang isang tao ngayon nag-a-apply, di ba? Kailangan ng trabaho. Kailangan kumita. Di ba? Yung mga yan, kaya nag-a-apply yan eh. Dahil gusto talaga ng trabaho. Dapat, yung hindi nyo tinatanggap sa isang kumpanya kapag nag-apply sa inyo, yung mga magnanakaw. O di kaya, adik. O di kaya yung ano, yung mag-a-apply lang pero pakuya-kuya-kuya naman sa loob. Di ba yun? Yung manggugulo lang sa loob ng kumpanya. Yung ganun. Di ba? Yung dapat ang hindi tinatanggap. Pero yung mga tao na ultimo na pagkalit ng bagay tulad ng wala pang experience, ayaw tanggapin. Porkit pandak, ayaw tanggapin. Anong korek ng pandak? Ano doon? Kailangan ba talaga? So, ibig sabihin, yung mga pagpanta ka, wala, hindi nga makapagtrabaho. Di ba? Mas meron pa isa. Pag skilled worker ka naman, pag meron kang talento, dapat mas pataas ang sweldo mo eh. Di ba? Kasi talent mo ang binabayaran dyan. Di ba? Yan, hindi mo masisisi yung ibang mga kapwa natin Pilipino nag-abroad. Doon nila ginagamit yung talento sa ibang bansa. Kasi ay alam nila, yung talento nila may kapalit, nakatapat, na magandang sweldo kesa sa dito sa atin sa Pilipinas. Masyado kasi maarte dito sa atin yung taas ng standard pagdating sa applyan. Kala mo naman na pagkalaki-laki ng sweldo. Pansin nyo rin ba yun? Yung pag mag-a-apply ka pa lang, ang laki mo na nang gagastusin mo, libo, bago ka makapasok sa kumpanyang ina-applyan mo. Yung gagastus ka muna ng ilang libo. Ang masakap nga dito, yung ang laki na nang ginastus mo tapos hindi ka paano makakapasok. Kasi merong qualification na hindi ka nakapasa. Yung mga ganyang qualification naman eh. Okay. Okay sa iba. Pero mas maraming disagree, ayaw sa ganang patakaran. Di ba? Kasi napapansin ko sa mga ibang ano nga, kabataan, lalo na kapag fresh graduate. Hirap na hirap sila makapasok sa trabaho. Dahil sa sobrang taas nga talaga ng qualification bago ka makapasok sa isang trabaho. Di ba?
dito lang sa Pinas nangyayari yan. Pero siguro sa abroad, ewan ko, mayroon ako na rin na ganito-ganto sa chismis sa iba na sa abroad parang sa ibang bansa siguro, hindi ko alam kung ano, saan. Basta hindi ko alam kung anong pangalan basa. Na mayroong, pag ano ka, mag-apply ka doon, tatanggapin ka agad nila. Pero dito sa Pinas eh, ang higpit. Alam mo naman, napagkalaki na kami sweldo. So, yun lang. Doon naman natin tatapusin yung story. Ano yun? Nung dito na natin tatapusin yung video. Medyo inaantok na rin ako. Hindi. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. Hi.